Ito na po yung finish po mga boss ng aking tabletop na ginawa. Ayan po, napakaganda po niya dahil lutang na lutang po yung pearl white na aking pundo sa ginawa kong highlights na kulay black at saka yung gold. Ayan. So naway panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita ninyo kung paano po i-apply itong tinatawag na liquid marble. Ayan. At huwag po ninyo kalimutang mag-like at mag-subscribe para po sa hindi pa nakapag-subscribe. Ang gamit ko pong primer ay self-leveling epoxy po ito. Ayan po. So, kulay puti po yung gusto kong ipundo. Kaya ito po yung gagamitin ko. Ibubuhos lang po natin sa gitna. Ayan po. Saka po natin ikakalat yung primer para po matakpan yung buong area. Matapos po natin sukatin yung area kung ilang ounce po ang pwede nating ibuhos, timplahin na po natin yung ating liquid marble. Ang ratio nga pala nito mga boss ay 2:1. Ibig sabihin, dalawa po ang part A, isa po ang part B. Ayan. Para po sa gustong magtanong o gustong bumili ng product na ito, mabili po ito sa Majestic Chemicals Industries at meron din po sila sa online. Meron po sila sa Lazada. At ilagay ko po sa aking description sa video ng ito kung paano sila kontakin. Matapos po natin i-mix yung ating liquid marble mga boss, ay ibubuhos na po natin. Ayan po. Lagi po tayong nasa gitna pag nagbuhos. Tapos, saka po natin ikakalat. Ang gamit po sa pagkalat nito ay pwede pong rodela, yung ginagamit po sa mga tile setter. Pwede rin po spatula na plastic. Since na hiniram po yung aking spatula, brass po ang gamit ko ngayon. So, wala namang pong problema kahit ano po ang gamitin mo. Dahil self-leveling naman po ito. So, kusang gumagapang po ito. Kaya lang naman natin ginagamitan ng pangkalat ng ating resin para po mas mapabilis yung kanyang paggapang. And here we go mga boss, simulan na po natin yung paglalagay po natin ng highlights. Ang plano ko po ay marble siya tingnan. So maglalagay po tayo ng design o highlights na kulay black at gold. Kadalasan po sa ganitong marble makikita mo ng kulay puti. Ang makikita mo lang na highlights o design ay kulay black lang po. Kaya lang ang gagawin ko po ngayon, ibahin ko po, magdadagdag po ako ng kulay gold para mas magmukha po siyang mamahalin.
Ito po yung pinaka-exciting moment mga boss, itong paglagay po ng design at naway panoorin po ninyo kung paano ko po ito gagawin para at least may idea kayo kung sakali gagawin ninyo ito sa inyong mga tahanan. Ito na po yung resulta na ating ginawa mga boss. Napakaganda po niyang tingnan dahil lutang na lutang po yung pearl white sa nilagay ko na kulay black and gold. Malinis, makinis, makintab, napakaganda po niyang tingnan at napakaelegante po. Lilihain pa po ito dahil hindi pa po ito tapos. Pagkatapos po lihain ito ay bubuksan po natin ito ng resin uli para magmukha po siyang liquid glass yung ibabaw. Ngayon po na natuyo na po yung ating ginawa, pwede na po nating lihain. So ang liha po na gagamitin dito ay number 180, tapos susundan po natin ang number 240 at 400. Saka po natin bubuhosan uli ng clear para po
makintab po siya at magmukha po siyang liquid glass. So makintab na pakintab yung iyong ibabaw. At siyempre gagamitan po natin ang tubig sa pagliha para po mas madali po siyang matablan. Ayan po. Tapos po nating lihain yung ating trabaho ay timplahin na po natin yung ating top coat para po magmukhang liquid glass po yung ibabaw. So super kintab, super tigas po niya at sa ganitong paraan hindi na po natin kailangan maglagay pa ng glass o salamin sa ibabaw. Sino po ngayon mag-akala mga boss na ang ginagawa po ng mga taga-ibang bansa ay kaya rin palang gawin natin dito sa Pilipinas. Alam niyo po, kayang-kaya po natin yan. Basta yung chemicals po na ginamit nila doon, siya din po yung gagamitin natin para po sa paggawa ng mga ganitong klaseng design. Ma-marble man o ma-granite, kayang-kaya po dito sa chemicals na ito. Alam niyo po, kaya po na-invento itong chemicals na ito dahil halos naubos na po o halos nasisira na po yung ating mundo
sa pagkuha po ng mga ganitong klaseng mineral, dahil ito po ay natural na mga bato po ito eh. So halos matigil na po yung pagmimina ng mga ganong klaseng bato o ganitong klaseng bato. Ang ginagawa po ay ginawa na po ng chemicals. So sa pamamagitan po nito, nasisave po natin yung ating planeta na hindi po nasisira yung ating mundo. Dahil nga, chemicals na yung gamit natin, hindi na po yung natural talaga o original talaga na bato. At maganda rin naman siyang tingnan. Para talaga siyang original po na nasa kalikasan po talaga na bato. Ayan, naway nagustuhan po ninyo ang video ito. At huwag po ninyong kalimutang mag-like po mga boss. Para po sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo with notification bell po.